pagpalang umaga po sa ating lahat at sila higit lalay sa ating Panginoon. At muli po tayo po mag-aaral ng salita ng Diyos sa umaga nito. At bago po ang lahat, ay tayo po muna ay awit sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Awitin po natin yung pagising sa umaga. Hallelujah. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabi kang puso ko na magkapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap nyo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabi kang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap nyo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan nyo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Ang lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan nyo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Ang lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Ang lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Ang lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Hallelujah. Katulad po, Panginoon, na aming inawit, O Diyos. Ang tanging lakas namin, Panginoon, ay sa inyo lamang nagmumula. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon, at sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa bagong araw, bagong pag-asa na pinagkaloob niyo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pagsama ninyo sa magdamag, O Diyos. At sa umagang ito, Panginoon, minsan pa malapit kami sa inyong harapan. Papakumbaba kami, O Diyos, sa mga kung meron pa man po kayo nakikita sa amin, Panginoon, na karamihan, Lord God, patawarin niyo nga po kami, aming Diyos. At sa umagang po ito, sa pag-aaral namin na inyong mga salita, patuloy na knowledge and wisdom na namumula sa inyong Ama, ano man ang nais niyong maihiyag sa umagang ito, patuloy kayong sumama, patuloy kayo amang kumilos, O Diyos, at mangusap, Panginoon, sa bawat puso na makikinig. Purihin kayo, Ama, sa umagang ito, pinagpapala ko na po, Panginoon Diyos, ang lahat ang makikinig, lahat, Panginoon, ang manonood ang live na ito, at patuloy na kayo, Diyos, ang sumama, O Diyos, sa umaga nito. Purihin kayo, Ama, ito po aming samot na langin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah sa iba't ibang dako po ng bansa, man sa Pilipinas po man, at sa ibang bansa. Salamat po sa Panginoon sa umaga nito. At kung kayo po may banal na kasulatan, ay makipagbukasan po kayo sa akin sa Nehemiah chapter 8 verses 9 to 10. Hallelujah. Kung yun na pong natagpuan sa book of Nehemiah chapter 8 verses 9 to 10, sabi po dito ay, then Nehemiah the governor, Ezra the priest and scribe, and the Levites who were instructing the people said to them all, this day is sacred to the Lord your God. Do not mourn or weep, for all the people have been weeping as they listened to the words of the law. Sabi po sa 10, Nehemiah said, go enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is sacred to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is our strength. Sa Tagalog po, sabi po dito, nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan,
nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos, kaya't huwag kayong malungkot o umiyak. Wika ni Nehemias na gobernador na Ezra ang pari at dalubhasa sa kautusan at ng mga Libita na nagpapaliwanag ng kautusan. Sinabi nila sa mga tao, umuwi na kayo at magdiwang, kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh, kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalahan dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So, sabi po doon ay sa huling bahagi ay ang kagalahan dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Purihin po ang Panginoon. Ito po ay tungkol po sa tears and laughter. Siyempre po, alam naman po natin bilang isang tao ay number one po yan, tears and laughter. Sa kabila ng kalungkutan, merong kagalakan. At salamat po sa Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil yung pag-iyak na iyon, di po ba? Hindi ko po man alam ang bawat sitwasyon ng bawat isa. Alam ko pong lahat po tayo ay dumaan sa ganitong pagkakataon. Ano po? Ang umiyak. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At isa ito sa bagamat nakakalungkot na pangyayari sa ating mga buhay, pero ito yung nagbibigay minsan ay outlet natin, di po ba, para mailabas lahat ng mga nasa kalooban ng ating mga puso. Pero salamat sa Diyos at sabi nga pag may mga pagsubok tayo, pag may pinagdadaan tayo sa buhay, hallelujah, bilang isang Kristiyano po ay hindi po mawawala na yung hirap, lalo na po sa ministeryong pinagkaloob sa atin ng Panginoon, di po ba? Salamat po sa Diyos dahil sabi nga po ay quick tears to relieve the sudden hurt. Salamat sa Panginoon kasi yung mga times na yun, yung tayo ay namumove ba? Nawawalan tayo ng sa kabil, sabi nga ay yung mga pinagdaanan natin sa buhay natin, yun yung magiging testimony natin. Maganda man o hindi man naging maganda yung daloy ng buhay natin ay salamat sa Panginoon dahil hindi niya hinayaan na tayo ay mawala sa kanyang kalooban. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na yung mga kahinaang iyon, hallelujah, na sa buhay na nangyari sa atin ay yun yung natumulong sa atin upang mawala tayo doon sa bitag na yun. Kasi, sabi nga, ipaghahawakan natin yung mga pangyayari sa ating mga buhay, yung mga hindi naging maganda, di po ba? Alam naman po natin na sa bawat isang Kristiyano ay, lalo na sa Door of Faith Church, ay grabe ang mga testimony ng mga iyan. At nakakapagpalakas sila, di po ba? Grabe po ang pagkilos ng Panginoon sa kanilang mga buhay. At grabe din po yung paggamit sa kanila ng Panginoon. At salamat po sa Diyos, sabi po dito ay yung kagalakan dulot ni Yahweh ang nagpapalakas sa inyo. Kasi, sabi nga dito doon sa, ano po, sa binasa natin ay huwag tayong umiyak, huwag tayong malungkot, kasi ang Panginoon ang bibigay sa atin ang kagalakan. Despite po nga ni, syempre, mawalan ka nga ni po minaang ng hawak na pinansyal, parang tayo po ay nanghihina na, parang ano ba, saan tayo kukuha? Lalo na po sa buhay namin, kami po ay, yung tatay ko po ay nadistino dito sa Malindok, grabe. Nakita ko po yung hirap. Nakita ko po yung, sa financial pa lang, grabe yung kakulangan. Pero salamat sa Diyos na kami po'y 15 taon na dito sa Marinduque ay nakita ko po yung pagkilos ng Panginoon. Hallelujah. At bilang isang panganay din po ay syempre, tayo bilang anak ay sabi nga ni kung maiba-iba lang ay ako hindi matagal sa ganyang kalagayan. Pero salamat sa Panginoon dahil lang yung kagalakan po ng Panginoon ay nilalagay sa aming mga puso. Hallelujah. Salamat sa Diyos kasi, sabi nga ang kagalakan po ng Panginoon ay napakahalaga.
Kasi mawalan ka man ng lahat ng mga bagay, iwan ka man ng mga mahal mo sa buhay, pero yung kagalakan ng Panginoon ay nandun. Di po ba? Sa mga estudyante na nag-aaral, hirap ngayon mag-aaral, pero salamat sa Panginoon. Yung kagalakan po ba ng Panginoon ay binibigay niya sa atin? Di po ba? Sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Panginoon na nagpapatuloy sa kanyang gawain, ay nandun yung pagsama ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos kasi sabi nga eh, dapat magalak tayo, di po ba? Magalak tayo pag sa araw sa kawalan, magalak tayo sa mga bagay na nangyayari sa atin. Mawalan man tayo ng mga mahal sa buhay, iwanan man tayo, di po ba? Yung mga bagay na iyan ay sabi nga, palagi sinasabi ng aming pastor ay palabok lamang ng ating mga buhay. Kasi hindi po natin makikita yung nice ng Panginoon sa ating mga buhay kung hindi tayo dadaan sa mga ganong bagay. Di po ba? Hallelujah. Salamat sa Panginoon kasi nga na sometimes, why sabi ko po nga didinay, sometimes to grim at salamat sa Panginoon kasi sa kabila ng mga bagay na iyon ay sabi nga eh, kumain nga. Sabi pa nga dito, kumain kayo, bigyan nyo ng pagkain. Yung mga walang pagkain. Ibig sabihin, share your blessing, share your testimony. Kasi hindi po natin alam minsan yung testimony natin, yung pagpapasalamat natin sa Panginoon ay nagdudulot ng kalakasan sa ibang tao. Hindi po man natin namamalayan ay salamat sa Panginoon kasi hindi lang pala ako yung nakaranas ng mga ganong bagay. Hindi lang pala ako yung naghihirap. Mahirap po ba? Hindi naman po ano. Pero salamat sa Diyos kasi nga, yung ano po ng Panginoon ay nandun. Na yung sa buhay po natin kasi bilang isang Kristiyano, lalo na po yung mga bago na nakakilala sa Panginoon pa lamang ay akala nila kasi pag sila'y naging nag-switch or nag yun nga po ay giginhawa ang buhay nila. Nagkakamali po kayo sila na lalo pong liligligin yung ating mga buhay kasi nga nakakilala na tayo sa Panginoon. Lalo nating nakikita yung mga kamalian, yung mga kasalanan, lalo nating makikita, inopen ba ng Lord yung mga mata natin, yung mga bagay na hindi naging karapat-dapat sa harap ng Panginoon, nire-reveal ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos at sa kabila ng ating mga luhang iyon, sa kabila ng mga, sabi ko nga po eh, paghihirap nga ba? Pero alam ko po na hindi man po yun sobrang hirap. Talagang may times lang po talagang dumadating sa punto ng buhay ng tao na parang hindi na kaya, parang wala na po bang pag-asa. Dito nga ni po sa palengke ay dito po ako nag umi-extra dito po sa isa po naming miyembro na sabi ko nga na grabe po kayo na hindi nyo po sinabi. Sabi nga po ni Pastor ay, ba't ngayon mo lang sinabi na ganyan yung, meron ka palang ganyan dinadala? Kasi, lalo na po pag-usapang pera ay grabe po, di po ba? Lalo na po yung may mga magde-death threat sa'yo, may magtatawag sa'yo, may magte-text sa'yo na ganito, ganyan. Pero salamat sa Panginoon, naging daluyan din po yung pamilya namin sa pamilyang ito na sabi po nga namin ay kagalakan po namin na maging daluyan din po sila ng pagpapala sa aming mga buhay. Kasi in a span of 1 year lang po, ay grabe na din po yung ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. At sabi ko nga eh, kami po ay sanay po kami na, nasanay na po kami na wala pong pera ang aming mga wallet. Ganun po kalala na pag wala kaming kakainin, wala kaming isasaing, iluluto, ay fasting, di po ba? Kasi sa buhay po natin bilang isang Kristiyano ay bakit ka malulungkot? Bakit? Pero syempre po, natural po bilang isang tao na maging ganun po tayo, nasa nature na po ng tao na maging ganun.
Pero salamat sa Panginoon, kaya po tayo merong ganitong salita ng Diyos. Yun po yung nagpapalakas sa atin, at higit sa lahat po ay yung mga testimony ng ating mga pastor, ng ating mga kamanggagawa, mga miyembro sa church. Dahil kasi minsan po kasi kaya po nangyayari yung mga bagay na hindi natin inaasahan, may nagpapatiwakal, may nagbibitay. Kasi nga po is ganun nga, akala nila ay, sabi nga, sayang yung buhay. Ako po nga ni ay salamat sa Panginoon dahil naibalik ko sa yung dating nawala sa buhay ko. Sumunod lang din po ako sa mga magulang ko. Sumunod lang din po ako sa Panginoon. At ngayon, bilang tayo po ay nasa linya. Nandun po tayo sa kalooban ng Panginoon. Sabi ko nga eh, kailangan nating huwag tayong magmadali sa buhay. Hayaan po natin ang Panginoon ang kumilos ng kalooban ng Lord na mapangyari ang mga bagay na iyan. Ay hayaan ng Panginoon, mas malaya ba? Mas malaya tayo makakilos pag ang kalooban ng Panginoon ang masusunod sa ating mga buhay. Salamat sa Lord. Sabi po nga ni pa dito ay yung understanding na binibigay sa atin ng Panginoon sa mga bagay-bagay. Yung understanding ng pinagkaloob sa atin ng Panginoon, yun yung mag-giveaway sa atin na makalimutan, ma-restore yung ating mga wounded spirits, brighten the journey, and lighten the load. Hallelujah. Yung pagkaunawa, yung understanding na binigay sa atin ng Panginoon ay malelesen ba yung daladala nating burden sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon po dahil totoo po yun na yung kagalakan dulot ni Yahweh po talaga ang magpapalakas sa atin. Kasi minsan po eh, mapag-isa lang po tayo ng ilang saglit eh, parang napaka lahat na lang po ipapasok ng kaaway sa ating isip. Ay naku, ganyan, wala na si mama, wala na si papa, wala na kaming kasaing, wala na kaming lahat. Ipapasok po ng kaaway lahat yan sa ating mga isipan, parang walang kwenta, walang silbi, di po ba? Sana hindi na lang ako nabuhay, ganun. Pero salamat sa Panginoon na meron po tayong ganito. Ano po? Meron po tayong ganito na magpapalakas sa atin. Meron tayong Panginoon, meron tayong Diyos, meron tayong Panginoon Jesus na nag-giveaway para sa mga kasalanan natin. Di po ba? Sabi nga eh, mga bagay na iyan ay kasama. Lalo na po sa mga sa isang Kristiyano, ano po. Kasi minsan po talaga nawarating po yung sa point ng buhay natin na malulungkot ka. Malulungkot ka at mga isipin ba? Sabi ko nga ni Aya, nasanay po kami na sinanay, nasanay na po kami na talagang sa Panginoon lang po kami kakapit. Dahil higit lalo sa financial. At kami po ay, kung yung iba po ay parang nahihirapan, nag-a-adjust pa. Pero salamat sa Panginoon kasi yung naganap po sa buhay namin, sa mga magulang namin ay napakabuti po ng Panginoon. Gumagamit po siya ng tao, gumagamit po siya ng mga bagay na magpupuno sa lahat ng kakulangan sa aming mga buhay. At salamat po sa Diyos kasi sabi ko nga eh, salamat po sa Lord dahil ako'y naging anak ng pastor. Kung hindi ay baka hindi ko nakita yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. Yun din po yung nais kong maintindihan ng mga kakilala ko, ng mga mahal ko sa buhay ba? Mga kaibigan po na kailangan po kasing magkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Kailangan po na, sabi nga eh, just as you save tears for human beings, you bless us alone with laughter. Ang Panginoon pa din po yung nag-save sa atin. Nag-save sa atin sa ating mga kasalanan, nag-save sa ating mga kalungkutan, nag-save sa atin sa kawalan. Ang Panginoon pa din po ang nag-save sa atin. Hindi po kung sino-sinong tao,
Sabi nga eh, ang tao nandiyan lang yan. Ang tao ay, sabi nga eh, naging way din ng Lord na gamitin sa ating mga buhay. Kasi po, minsan kasi sa isang tao ay hindi po maiwasan na mag, ay, tinulungan ko yan, ganyan, ay, ganyan. Pero salamat sa Panginoon kasi nga na meron po tayong ganito. And surely, this too is a clue to your very nature, a nature akin to your own. So, nasa nature na po natin ang pagluha. Nasa nature po natin yung ganito na, sabi nga eh, anong klaseng tears yan? Tears of joy? Tears of ano? Sa atin po bilang isang Kristiyano, dapat po yan ay tears of joy. Sa kabila ng ganong sitwasyon, kami po ay hindi po kami halatang may pinagdadaanan sa buhay kasi nakangiti po tayo. At yun po itatak din po ng door of faith na yung sa kabila ng kawalan ay masasayahing tao. May pag-alakan po ba? Na yun po ay, alam mo, subuko na po yan na hindi po mapapaghalata ang walang kwanta. Hindi po mapapaghalata ang may problema kasi nga po ay yung kagalakan po na nagmumula sa Panginoon. Alam po natin na ang Diyos ang tutulong sa atin. Alam po natin na, pag kasi alam po natin yung promises ng Lord eh, madali na lang po yun. Yung promise ng Lord na siya magpro-provide, yung promise ng Panginoon na tayo iingatan, sa amin po, sa pamilya po namin, ang promise po ng, isa po sa pinanghawakan ko yung pag-iingat ng Panginoon. Kasi bumabiyahe po kami, pumapasok, medyo malayo din po halos isang kalahating oras pag-travel. Yung pag-iingat po ng Lord, grabe. Kasi minsan po may bigla-bigla na lang lilito na truck, may bigla-bigla na lang na paspas ang pagbaneho. Salamat sa Panginoon kasi yung pag-iingat po niya, kampante nga ni po ako pag sa mga pag bumabagyo, kampante nga ni po ako. Sa amin po magkakapatid, ako lang po ata yung natutulog sa mga ganung bagay. Natutulog pag bumabagyo, natutulog pag bumabiyahe, pero alerto pa din dahil sabi nga eh, ano pati ingatan tayo ng Panginoon kung hindi din tayo mag-iingat, di po ba? Hallelujah. Nandun yung provision ng Lord, pero meron pa din, kailangan pa din maggawa ng tao. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon at yung mga bagay na ito ay nagiging way, nagiging kalakasan, di lamang po sa mga, di lamang po sa ating mga Kristiyano, kundi din po sa mga unbeliever pa na bago pa lang sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Ipapakita po ng Panginoon sa kanila na kung gaano kahalaga yung pag-aaral, kung gaano kahalaga yung ganitong mga bagay. Bagamat sabi nga ni ay madaming mawawala, kasama na po yun sa paglingkod sa Panginoon. Lahat ng mga bagay na dati nating ginagawa ay kailangang mawala para sa Panginoon. Hindi naman po yun para sa, hindi naman po yun para kung kanino lang eh. Ang mahalaga po din ay para sa Panginoon. Kasi kung para sa Panginoon po yung gagawin natin is, pag nawala yung isang bagay, isang tao sa ating buhay, hindi ka ganun na mahihirapan mag-move on. Hindi po ba? Kailangan po pag ang gagawin po natin ay para sa Panginoon, hindi para ikatutuwa ng ibang tao, hindi yung para sa kung kani-kanino lamang. Dapat po ay para sa Panginoon. Gagawin ko to kasi para sa Panginoon. Gagawin ko to kasi ganun nga po. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon kasi sabi po dito, thank you for this blessing, Lord, this shining gift of laughter. Ayan. Yung laughter po, yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon ay malaking pasasalamat po natin yun sa Panginoon. Dahil syempre po, kung kahit naman po yung buong araw na nakabusangot, at nakasimangot, ay sino naman po matutuwang tumingin sa atin nun? Ay, galit na naman yan. Ay, nakasimangot na naman yan. Di po ba? Hallelujah. Salamat sa Panginoon na bagamat, opo, dumadating po sa time na ganun po nga ni tayo, pero huwag na po nating araw-arawin, ganun. Huwag na po nating hayaan na mula umaga hanggang hapon na, hanggang sa pagtulog ay tayo ay masama.
ang kalooban. Wala pong masamang maging tahimik pag lang yung sobra naman. Diba ba? At kaya nga po tayo may mga companions, may mga magulang, may mga pastor, may mga kaibigan na syempre po, kung pipili na lang din po tayo ay piliin na po natin yung the best. Diba ba? Yung makadulot sa atin ng magandang changes. Hindi po yung lalo, imbis na pagandahin ang buhay mo ay lalong guguluhin pa lalo. Di po ba? Salamat po sa Panginoon na yung sa tears and laughter po na nangyari sa buhay ng isang tao ay nagbibigay ng kalakasan sa atin. Hallelujah. Kailangan lang po natin, sabi nga po dito nung isang author, kailangan po natin mag-slow down. Hingi natin sa Panginoon yung kanyang tulong. Kasi napakalaga po yun na tulungan po tayo ng Panginoon na kailangan natin huwag tayong masyadong madali yung way, yung ano lang ng Lord, kung paano gusto niya tayo kumilos ay yun po ang gawin natin. Kasi po sa minsan po sa sobrang pagmamadali nakakalimutan na po natin yung nais ng Panginoon . Sabi nga, I want to move slowly enough to be aware of all the joys He has hidden for me. Kasi po minsan sa sobrang pagmadali, wala na. Nawala na yung akala natin na ito na hanggang dito na lang. Pero meron pa palang mas higit na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kailangan natin mag-slow down para mag-grow. Kung paano na tayo gustong mag-grow. Kailangan po natin maging tahimik din minsan para marinig natin yung salita, yung boses ng Panginoon. At kailangan din po natin yung knowledge and wisdom ng Lord para malaman po natin kung paano natin na ma-spend yung oras natin, di po ba, sa araw-araw nating buhay. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito na minsan pa po ay salamat sa Lord dahil meron tayong blessing na ganito. Blessing na sa kabila ng buhay natin, sa kabila po ng nangyayari, lalo na po ngayon, pamahal ang bilhin, pahirap ng pahirap ang buhay. Hindi po ba? Dito po ay na kulang na lang ay atakihin sa puso ang namiwili sa sobrang mahal ng paninda. Wag na daw pong mag-asibuyas. Gawa ng yun po nga ni. Di po ba? Pero sa akin na kagalakan po talaga. Pag iba po kasing iisipin natin ay pag alam po natin ang Lord ang magpo-provide ay the Lord will provide. Di po ba? Salamat sa Panginoon sa mga ito na tunay nga po na ang kagalakan ng Panginoon ay nandun. Huwag po natin kalimutan sa mga nag-aaral, sa mga patuloy pong ginagamit ng Lord sa kanyang ministry na gawin po natin ang mga bagay na ito ng kasama ang Panginoon, yung kagalakan ng Lord din nandun sa ating mga puso. Kasi kung hindi po ay mahirap pong kumilos, mahirap pong gumalaw, po ba? Kasi naranasan ko na po yan first hand na mahirap po kumilos pag may mga baggage. Mahirap pong kumilos pag may dala-dala na sobrang bigat. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa kagalakan. Salamat sa Panginoon sa umagang ito na nakapagbahagi po ako ng salita ng Diyos. Ngayon po ulit lang ako nakapagsalita ng live dahil medyo busy din po sa school. Salamat po sa Lord na sa kalakasan. Salamat po sa Panginoon kasi sobrang bagamat nakaka-stress talaga sa school, pero yung pagsama ng Panginoon, nandun po, yung kagalakan ng Lord. Hindi po ba? Salamat sa Panginoon. At sa umaga pong ito ay nawa po ay nakita natin na sa kabila ng mga bagay na iyon ay tutulungan po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Tutulungan po tayo ng Panginoon. Purihin po ang Diyos sa umagang ito at Misa ko pa pong basahin. Ano po? Hallelujah. Yung sa chapter, sa verses 10.
Go in, sabi po dito ni Nehemiah, go and enjoy choice food and sweet drinks and send some to those who have nothing prepared. This day is sacred to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Amen. Salamat po sa Panginoon. For the joy of the Lord is our strength. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa mga ito. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tunay nga, sa kabila ng kalungkutan, sa kabila ng pag-iyak namin, Panginoon, sa inyong nandun, Panginoon, yung kagalakan na nagmumula sa inyo. Lord, patuloy kayo nga pong kumilos, patuloy nga pong na makita namin, Ama, kung gaano kahalaga yung pagsama ninyo, kung gaano kahalaga na yung kagalakan, Panginoon, na binibigay niyo sa amin ay mabigyan namin ng kahalagahan, Lord God. Huwag nawa namin makita yung mga kahinaan ng mga tao. Huwag nawa namin makita yung mga kahinaan ng bawat isa. Kundi makita namin, Panginoon, yung biyaya ninyo sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Kurihin kayo, Ama, at sa mga nakinig, sa mga nanood, pagpalain niyo po sila, aming Diyos, at patuloy na kayo ang kumilos sa kanilang mga buhay at mangusap, Panginoon Diyos, sa kanilang mga puso. Hallelujah. Purihin kayo, Ama, sa umagang ito, pinagkakaloob namin lahat ng mga aming panggagawin, aming mga hallelujah, ano ba ang Panginoon pa ang aming nakatala sa araw na ito, Lord God, pati niyo kaming gabayan at ingatan saan man kami pumaroon. Purihin kayo, Ama, ito pong aming samot dalangin na may pasalamat sa aming Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, pagpalain po tayo ng ating Diyos.